So magandang araw ka bola. So sa video po na ito, again, mag-uusap po tayo patungkol po sa mga trade rumors po. So most of them, napag-uusapan na rin is galing ulit dito kay PBA on the go. Pero may isa na something interesting, ano? Social media post of a player na pag-uusapan po natin. Again po, ang atin pong goal, bakit po natin ito ginagawa? So of course, for entertainment. And of course, we are trying to analyze po these different rumors kung kapanipaniwala ba, logical ba na mangyari, magkakatotoo ba, or nagkakaroon ba ng negotiation. So yun po yung sinasagot natin. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, makipindot po yung subscription na button. So let's start po with some rumors po regarding Magnolia Hotshots. Sila actually yung pinakamainit po ngayon, ano, na teams po sa mga trade rumors. Gaya nga, dahil nga po dito kay PBA on the go din. So itong bago niyang rumor po kabola eh medyo interesting. Kasi ang sabi niya po dito, biglang nagka-interest daw ang isang team sa isa nilang rookie plus veteran kapalit big man. Pero before that, sabi niya marami-raming kausap si Cap Alvin at Gopher Pardo ngayon. Puro muntik matuloy, abangan natin next move nila. So may team daw po na interesado para sa isa kanilang rookie at saka veteran. Of course, pag sinabi mong rookie, isa lang naman po ang currently signed po nila na rookie, and that's of course Jerick Ahanmisi plus a veteran kapalit daw big man. So if you look at this veteran, we can say naman na halos lahat ng mga players po nila sa Magnolia is a veteran. Siguro maliban lang kay Aris Junicio, kasi sophomore pa lang po siya. Pero halos lahat na, pwede mo nang ilagay po yung term na veteran. Pero ang pinopoint out po dito is veteran as in mga 30 plus. Interesting yan. Now, kapalit big man, sino ba yung big man po na recently po na sa trade rumors? Bo Belga. So, is this Bo Belga? Pwede po, ano? Then, Gio Halalon. Of course, we can consider him as a veteran already. Plus, Jerick Ahanmisi for Bo Belga. Ganun kaya po, itong trade po na binubuo dito. Pwede, di ba? And if you think about it, kasi itong Rain or Shine are one of the few teams that can actually trade, or that can logically want po na mag-trade po for a good point guard. Kasi nga po, puro mga bata po yung point guards nila ngayon, dalawang rookie po. And almost all of the other guards, bata din. Like ng bata, pang ilang seasons pa lang po niya. So for them to covet po medyo in prime na po na point guard like Ahalalon, that is logical for them to do. And of course, Magnolia, very logical din po na i-covet nila ang Belga because nga po of the retirement po of Mark. Speaking of big man, and speaking of that retirement po of Mark Pinris, may nabanggit din po itong page po na ito patungkol po kay NLEX player po Mauricio. Malalain nyo po, ito po yung number 2 po na pick noon ng Blackwater in the 2019 PBA draft. So, hindi daw po siya invited doon sa NLEX training camp. Actually, di ba, narinig naman natin in the past na hindi nga interesado daw ang NLEX kay Mauricio. And that, of course, napersa lang sila doon sa trade by the top management, blah, blah, blah. So, if that is the case now, Mauricio has the chance of being a free agent soon. Although, sabi ni On The Go dito sa isa po niyang post, looming early retirement. Sana na hindi naman, di ba? So, napaka funny naman kung magre-retire po siya. Alos isang season pa lang po siya sa PBA, di ba? Sayang naman po yung size niya. Now, ang interesting po na part dito is that someone informed me that Magnolia is willing to invite him to try out. And that is very good for Magnolia. That's a good decision if they will push through with it. Kasi si Mauricio, 6'8 yan, di ba? And I think he's the biggest free agent right now, di ba? Nakita naman natin yung katawan niya. Although, of course, skill-wise, halos wala po siya ni any skill. Pero yun nga, size pa lang, kasi malaki na yung may tutulong niya po sa Magnolia doon pala sa practice, diba? Yung para may kabanggaan po si Ian Sanggalang, malaki ng tulong yan for Magnolia. So I think this will be a good decision if they will really do it, getting po Mauricio para po makuha po yung spot po ni Mark Pinris, ano? So may open sila ngayon na roster spot dahil nga doon sa retirement po ni Mark Pinris. Now speaking po kanina kay Bo Belga, may naka-comment ulit dito si PBA on the go. Ang nasabi niya po dito, NLEX offers Ayunayon, Soyud plus pick for Bo Belga. So, I just wonder kung ano po yung pick. So, Ayunayon, number 3 pick po ito ng 2019 PBA draft. Kung hindi ako nagkakamali, si Soyud,
nag-breakout ng PBA bubble plus pick for Bo Belga. For me, if that pick is a first round pick, I think dapat i-consider ito ng Rain or Shine. So yung breakout niya po nung sa PBA bubble, I think legit naman. He showed a lot of skills, willingness to take 3-point shot, then nimble siya. Although halos kaparehas niya ng laruan actually si Bo Belga. Mas skilled lang talaga si Bo. Although si Soyud, I think, is a better scorer than Belga. Pero defensively, of course, angat si Bo. So in a way, this could be a fine trade. Kung first round yun, di ba? Kung first round, I think panalo Rain or Shine doon. Although, ang siguro pinanghahawakan lang talaga ng Rain or Shine is that Belga is a superstar, di ba? One of the famous name ngayon ng liga. So, talagang gusto nila, i-maximize yun. I-maximize yun siguro. So they are waiting for the best deal possible. And if you think about it po kasi, right, sama mo sa Ayunayon, si Soyud po sa lineup po ng Rain or Shine. Si Soyud, pwede siyang maging starting power forward po nila. We will still have Ponferrada, may Bradwin Ginto po, new acquisition, Norbert Torres dun sa frontline po ng Rain or Shine. So, mayos-ayos naman. And then Ayunayon can be part of that backcourt. And then the first round pick, yan, magiging isasama sa assets po nila. And galing NLEX yan, eh, nakita naman natin ngayon yung current lineup po ng NLEX kung first round pick yan. Baka maganda-gandang pick yan. Baka maging top 6 pick pa yan in the future, di ba? So, this trade, talagang dapat i-consider po ito ng Rain or Shine. Now, dito tayo sa pinaka-interesting. Kasi nag-post po itong si Chris Ross sa kanyang Instagram. Ito po yung na-post niya, no? Scary hours soon to come, then a picture. You can read this in different ways. Pero ang pinaka-tumatak sa akin is, of course, scary hours. Pag sinabi mo scary hours kasi, parang pag hindi ko dito is may paparating. Parang ganun, sabi mo na lang, simplify mo. May paparating or pwede rin may mangyayari. And what could be the possibilities? Looking at the picture, we have Chris Ross, Cabagnot, nandun si Lassiter, nandun si Fajardo, and then, interestingly, nandun din si Halalon. Now, maybe this is more about the upcoming season, di ba? Yun yung first ko na naisip. Scary hours kasi paparating na yung kompletong San Miguel Beerman. Siguro, ganun yung ibig niya sabihin. Pwede, di ba? Kasi nga po, itong si Fajardo is magiging healthy na po. So, makakalaro na siya. Hindi na tulad dun sa PBA bubble. That's the first possibility. Or pwedeng simply play lang talaga na paparating na yung season. Pwede rin naman pong ganun. Second possibility nga po is that meron pong magaganap na trade kasi scary, di ba? Baka may umalis or may itatrade. Soon. Kaya, sabi niya. So, baka soon mangyayari. Parang ganun po yung pwedeng i-imply po nito. And of course, ang mga pwedeng options, of course, Fajardo, hindi nila itatrade dyan. Chris Ross, Cabagnot, or Lassiter. Knowing po na si Chris Ross yung nag-post, of course, she's the number one possibility. Kasi siya yung nag-post, baka siya yung kinausap na ititrade. Pero pwede rin si Cabagnot. Kasi nga po siya yung kayakap dito, parang saying goodbye, or a way of saying, kasi hug, di ba? Pamamaalam, di ba? Or thirdly, of course, we have Lassiter. Pero of course, ang pinaka-interesting dito is yung pagkasama po ni Halalon dito sa pick. Baka ini-imply niya that Halalon is now coming to San Miguel. So, kasama din doon sa pag-imply niya po na si Fajardo is babalik na po na healthy. So, is Halalon fit for the San Miguel Beermen? For me, not really that much. Knowing that he needs the ball on the offense para po mas maging effective siya. Although defensively, they may badly need po a Halalon type. Diba? Kumbaga, magiging successor po siya ni Chris Ross as a lockdown point guard defender. Knowing nga po na yung age din po ni Chris Ross is talagang papunta na pong retirement. So, pwedeng ganun yung maging role po ni Halalon yung mga kapartner niya sina Romeo and CJ Perez. Kumbaga, the new Chris Ross, Cabagnot, and Lassiter. Pwede pong ganun po yung mangyayari. Now, ang tanong ngayon is, sino kaya naman ang i-ask po sa kanila ng Magnolia? Kung itong tatlo yung option, it is Ross, Cabagnot, or Lassiter. For me, of course, Magnolia should ask for Lassiter kasi wingman ito at the very least, hindi po siya gwardiya and he will provide po shooting. Will Lassiter for Halalon trade a fair one? It depends. Pero pwede. Knowing that Halalon is a guard, pwede po. Para sa akin, pwedeng fair yun. Although with the age, siguro kailangan pa rin magdagdag po ng San Miguel Beermen. Ikaw baka bola, ano po ang pag-intindi nyo dito sa picture po na pinost ni Chris Ross? Comment lang po sa baba.